Hello everyone! Welcome to Jen's Butterfly Hedge Garden. And this is my first time to do a vlog. So by the way, I would like to introduce myself. I'm Jen and this is my official YouTube channel. So since bago lang po tayo sa pagbablog, kailangan ko po ang inyong support. So please subscribe this channel. And please, huwag niyo pong kakalimutan i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na i-upload po natin dito sa ating channel. So, today, mga ka-plant mates, i-share ko po sa inyo kung paano po tayo mag-propagate ng calathea or prayer plants. So, bago po tayo mag-umpisa na mag-propagate, nais ko pong i-share sa inyo ang aking mga calathea collections. Tara na guys! Ayan mga ka-plant mates. Ayan, ito po yung aking collections of calatheas. Ayan. So actually, there are 300 cultivars of calathea or prayer plants. Pero I only have 34 varieties. Ayan, 34 pa lang po. Ayan, medyo pricey po kasi yung iba. Mostly, mga common calatheas lang po yung meron ako. Ayan sila. And as you see, these plants are very unique when it comes to the designs of their leaves. So, they have different patterns compared po sa mga ibang plants. So, that's why marami po yung nagagandahan at nagko-collect ng ganito. Isa na po ako doon. Ayan, meron po akong ito, si medallion. Ayan, meron po akong 3 pots. Ito po yung mother. Actually, si medallion po, ito yung pinakauna kong binili. Ayan. So, itong dalawang pots po, marami na ring babies. Next po, itong si Zebrina. Napakaganda po ng kanyang pattern. Ito po yung bagong dahon po na nag-unfurl. Ayan. And meron din po akong ito, si Picturata or si Argenti. So, mamaya po, ito po yung try nating ipropagate. Kasi ang dami na po niyang babies. Ayan. So, para makahinga naman po yung ugat, kailangan na po natin silang paghiwa-hiwalayin. Ayan. Tuturuan ko po kayo mamaya kung paano po tayo mag-propagate ng calathea. Ayan. Meron din tayong si Majestica or si Exotica. Ayan. Tapos si Rabbit's Foot. Ayan. Meron akong 2 pots. Ito ang ganda po ng ano. Parang yung design po ng dahon niya parang yung rabbit's track. Ayan. Parang dinaanan po ng ano, rabbit. Ayan. And meron din tayong si Ornata or si Pinstripe. Ayan. Meron din po akong Charlie. Ayan. Medyo maliliit po yung dahon ni Charlie. Ewan ko kung ba't ganito kaliliit. Ayan. Pero marami naman na siyang ano, dahon. And meron na rin baby. Ayan. And meron din akong electric shock. Ayan po. Si electric shock. And meron din tayong triostar. Ayan. Triostar. Tapos si arrowroot. Ayan. Si napakagandang arrowroot. And meron din tayong si Thai Beauty. Or si yellow fusion. And meron din tayong malalaki, malalapad ang dahon na si Orbifolia. Medyo pricey pa po si ano ngayon, si Orbifolia. Buti hindi po siya ano, namatay. Actually, meron na po akong napropagate. Ayan o. Ayan. Tapos itong isa, medyo maliit pa. And meron din po akong golden mosaic. Ayan, tapos si Marion. Ayan, meron na ring baby si ano Marion. And next, meron din akong si Beauty Star. Pa-unfurl na po yung isang dahon niya. And medyo nakaka-recover na rin po. Ayan.
And ito naman po si Makuyana. Ayan. Ito talagang stress na stress pa po si Makuyana. Pero ano, pa-stable na rin po 'yan. Next naman po meron din akong si Crimson. Ayan, si napakagandang Crimson. Ayan. Ayan, meron din tayong si Dottie. Ayan po si Dottie. Yung katabi po niya si Crimson po yan. Ayan, di ko pa po sila pinaghihiwalay. Eventually, paghiwalayin ko na rin po pagka medyo ano na rin, para hindi naman po ma-stress yung plant. And meron din po akong si ayan, si Rattlesnake. Tapos ito, ito ang pinakamarami ko, si Alberti. Ayan, medyo yung iba po kasi nailagay ko po sa direct sun, kaya kung papansinin nyo po, ayan, nagiging brown yung dahon niya. Kasi hindi rin sila pwedeng ilagay sa direct sun. Kasi masusunog po yung dahon. Ayan, nag-ayos po ako dito sa garden natin, kaya pinagsama-sama ko na po yung mga pare-parehas na variety. Ayan po. So, ito yung pinakamarami ko. Mabilis kasing dumami ang Alberti. Ayan. And meron din po akong ayan, si Thalea. Thalea, si Maui Queen. And meron din tayong Kaempera Elegance. Itong si Kaempera Elegance, ang kanyang flower ay purple. Maganda po yan pagka na-flower po siya. And ito, yung mother plant po ni Golden Mosaic natin. Yung pinakita ko kanina, yun yung baby nyo sa taas. Ayun. And meron din tayong si Elliptica Vitata. Ang ganda po ng pattern niya sa dahon. Ayan. And ito, meron din po akong Rufy Barba. Pero itong si Rufy Barba po ay dalawang klase po ito. Itong isa naman po si Elgar Grass. Si Elgar Grass, kung papansinin nyo, meron siyang ano, ibang kulay dito sa ilalim. Maroon po yung color ng dahon niya sa ilalim. Ayan, kaya tinatawag po itong Elgar Grass. Itong isa naman po ay si Blue Grass. So as you see, pure green siya. Kahit sa ilalim ng dahon, pure green. Ayan, makapal na rin si Elgar Grass. So, soon, pwede na rin natin siyang ipropagate. And meron din tayong si Belia. Ayan, si napakagandang Belia. Ayan. And meron din po akong si Gray Star. Ayan, marami na rin tayong Gray Star. Ayan. Ay, ito pala, meron pa pala ako ditong isa, si Jigor. Itong si Jigor, small lang po yung size nito, pero meron na rin siyang baby. Si Jigor, parang may hawig sila ni Kaempera Elegance, kasi parehas po sila ng color ng flower. Ayan, itabi natin siya kay ano. Ayan. Parang may hawig sila, yun nga lang yung sa dahon po nito ay pure po na green. Pero same sila ng flower. Purple. And meron din po akong ito si Burl Max. Burl Maxi. Or si Fishbone. Ayan. Actually, nung binili ko po ito, super lush. Kaya, ayan. Bagong ano lang po ito eh. Propagate. Ayan. Ayan, nag-a-adjust pa rin. Pero itong isang pot dito, maganda na siya. And, lastly, ayan, meron po akong si Bachimiana. Parang same sila ng ano, pattern dito sa dahon ni ano, ni Belia. Parang may kahawig siya, or hawig niya po yung pattern ni Belia. Ayan. Pero yung shape po ng dahon ito, ano, medyo pahaba. Ito naman po, ano, pa
pa-oblong. Ayan. So, mga ka-plantmates, yan na po lahat yung collection po natin ng calatheas. And, ito po yung napili kong ipropagate. Ito, si Argenti. Okay, so, try natin siyang ipropagate. Punta po tayo doon sa place natin, sa area kung saan natin ipopropagate ang ating plant. Okay, tara na guys. Okay, ayan. Kailangan na nating umpisahan ang pagpopropagate ng ating calathea. So, kung mapapansin nyo po talagang itong picturata natin or Argenti, talagang ang dami-dami na po niyang babies. So, kailangan na po natin siyang paghiwa-hiwalayin para hindi po mahirapan po ang mga ugat. Ayan. And, sa pagpropagate po ng mga calatheas, dapat kailangan nating tanggalin sa mismong pot. Ayan, hindi po natin siya pwedeng bunutin lang or tusukin ng kutsilyo or yung small shovel natin kasi pag ginawa natin yun, maaring hindi natin maisama ang lahat ng ugat. Ayan, so, umpisa nating baklasin or alisin po itong plant dito sa kanyang pot. Okay, umpisa na po natin. So, minsan kasi ang ginagawa ng iba, ano, yung tinutusok lang po nila dito. Ayan, tinutusok lang nila dyan. Ayan. Nasa isip kasi nila na pag ganun ang ginawa nila, maaring makuha na po yung isang baby niya. Pero may instance din po kasi na baka maputol po yung ugat or maaring masayang lang po yung plant natin. So, ganito po yung kailangan natin gawin. So, alisin po muna natin sa mismong pot niya. Ayan. Ayan, para makita po natin mabuti yung mga ugat. So, ang dami na po niyang babies. Ayan po yung gagawin natin. Ayan, tanggalin natin mabuti yung lupa para makita natin mabuti yung mga ugat niya. Kung saan po natin tatanggalin yung mga babies. Ayan. Saka isa pa mga ka-plantmates, kapag magpo-propagate po kayo ng mga calatheas nyo, dapat yung marami na pong babies. Kasi pag kunwari pag-iisa lang po yung anak niya, maaring ma-stress po yung plant. Gamit po kayo ng gunting para hindi naman masaktan po yung plant. Ayan. Dapat makuha po natin lahat yung ugat. Ayan. Kasi minsan, nung nagpropagate po ako ng calathea, ang ginawa ko, basta hinila ko lang po, tinusok ko. Kasi hindi ko pa po masyadong alam po yung pagpropagate po noon. Ayan. So, ang nangyari po, nasayang lang po yung plant nung hindi po nakuha lahat yung ugat. Namatay. Ayan, nakagawa po tayo ng yan, 1, 2, 3, 4 tapos 5. Ito okay lang to as long as may mga ugat siya. Yan, mabubuhay po yan. Kahit na yan, ilan lang po yung ugat, basta may ugat po siya. Mabubuhay din po yan. Okay, so itanim na po natin.
Itong soil na ginamit po dito, pwede pa naman po siya na gamitin ulit. Ayan, yung gagamitin nyo po dapat na ano, na pot, yung well drain po ha. Ayan, kagaya po nito, madami pong butas. Kasi pag ang ginamit nyo pong pot ay yung maliliit lang po yung butas o kakaunti lang po, may tendency po na maaring ma-stop po yung tubig. And pagka na-stop po yung tubig, maaring ma-root rot po ang inyong halaman. Ayan. So, yun po yung dapat natin gawin. Ayan. Ito po yung gagawin kong mother plant. Ayan, kasi medyo makapal po siya. Nakagawa po tayo ng 1, 2, 3, 4, and 5 pots. Ayan, 5 pots po yung nagawa natin. Ayan, tapos na po nating itanim ang ating mga calatheas. So, sa pagdidilig naman po, mas mainam pag ang gagamitin po natin ay tubig ulan. Kasi mas madali pong ma-stable ang mga bagong tanim pagka tubig ulan ang ating gagamitin. So, tamang-tama kasi maulan po ngayon. So, kailangan naka-ready po yung inyong timba, mga batsa sa labas ng bahay po ninyo para makapag-ipon po kayo ng tubig ulan na maaari nyo pong gamitin sa pagdidilig sa mga calatheas at sa mga iba pa pong mga halaman po ninyo. Pwede naman po kayong gumamit ng tap water. Pero kailangan po after 24 hours bago nyo po gamitin. Kasi may mga chemicals po na nakahalo sa tap water po ninyo. So kailangan po munang bumaba yung mga chemicals na yon bago nyo po ito gamitin. So after 24 hours po, pwede nyo na po silang, or pwede nyo na po iyang idilig. Ayan. So sa lugar naman po na paglalagyan ng ating bagong tanim na calatheas. So, kailangan po ilagay natin ito sa lugar na kung saan may nakukuha po siyang low to medium sunlight. Hindi po pwedeng i-direct sunlight natin ang ating mga calatheas kasi mabuburn po yung kanilang mga dahon or magiging dark brown po ang dahon ng mga calatheas natin or may tendency pa po na mamamatay po ang ating mga calatheas. Ayan. So, hindi naman po mahirap mag-alaga ng calatheas. So, sa umpisa lang, sa mga baguhan lang po na magtatanim or magko-collect ng mga calatheas, so wag po natin i-expect na talagang 100% na mabubuhay nyo po lahat ang inyong mga calatheas. So, sa part ko, ganun din naman po. Nung nag-umpisa po ako, may mga tinanim din po akong namatay. Pero later on, natutunan ko rin po kung paano po yung tamang pag-aalaga. Ayan. Kasi mismong ang plant ang magtuturo sa inyo kung paano sila alagaan. Ayan. So parang trial and error yung pag-aalaga natin sa ating mga calatheas. So sana nakatulong po sa inyo ang video na ito kung paano mag-propagate ng mga calatheas. So, sa susunod po uli na videos namin, abangan nyo po uli. Huwag nyo pong kakalimutan na i-subscribe po ang ating channel, Jen's Butterfly Hedge Garden. And paki-like na rin po and paki-click po ang notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na i-upload po natin sa ating channel. So, sa susunod po uli na pagbablog mga ka-plantmates, so, bye-bye po! Thank you!
Thank you.